Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. So ngayon, papakita ko kung ano yung currently build natin as of now. No, bakit ganito yung build ko? Bakit ganyan yung build mo, boss bugs? Bakit hindi ka na gantong pet para mas okay, di ba? So sa ang currently na pet ko ngayon sa PVP, o sabihin natin PVP, pang sabay-sabay lang, ito lang muna. So itong baratan, papalitan ko siya ng Comet. Kasi habol ko rin kasi yung crit Eva niya na 100, tapos may Eva pa siya na 300. So alam nyo naman ngayon na contest sa pataasan ng Eva. Para kasi hahabulin ng isang character yung accuracy, which is mahirap din habulin yung accuracy kung nag-focus ka sa Eva, di ba? Sa Warrior kasi may additional 300 kapag nag-splitting ka. Paano kung hindi, yan nakita nyo, 28 yung akin crit Eva. Ah, crit Eva yung accuracy kaysa sa Eva, mas mataas. Ibig sabihin, tatama ako kapag ang Eva ko is 26. 2.6 lang. Eh, paano kung ang Eva ko is 3,000 tapos 2.8 lang yung accuracy ko? So, magmi-miss-miss din ako niyan. Kahit pa paano, di ba? So, yun yung mga pinagtatalunan regarding sa PVP. So, yan. Ito yung ating build as of now sa PVP, okay? So, nagbawas ako ng Devi Risk, guys. Kasi nga, halimbawa, magbo-boss hunting ako. Gusto kong pataasin yung Devi Sack. Nagbawas ako ng Devi Risk kung dati, napapansin nyo, nung pinapakita ko to, 210% to. Tapos itong Devi ko is nasa 80% lang. So ang ginawa ko, kinuha ko sa enchant. Tinanggal lang ko yung ibang Devi Res. Kita nyo yan. So, ano ko naman kinukuha yan eh. Sa enchant. So yung mga Devi Res ko sa weapon, ginawa kong Devi success. Ayan, kita nyo yung bawat enchant. So ayan, may bash. Kasi nag-focus ako sa bash attack, guys. Ang dahilan, para mabilis kong mapatay yung master. Tsaka KD. Kasi yung ibang boss kasi, halimbawa, main mission. Napapatumban mo yung mga kalaban doon, which is importante rin yung KD para sa Warrior. Devi Sack, KD, at syempre yung Bash Attack. Kailangan mataas yung Devi nyo, Devi Success, para tumama yung Bash nyo. Kaya nakapokus ako sa Bash. Napansin nyo, tumaas yung Bash Attack ko. Dati yung Bash Attack ko is nasa 370% lang. Kahit naka-legendary armor na ako noon. Ano ba yung dahilan, Kuya Bugs, bakit ka nagpo-focus ngayon sa Bash Attack? Yun nga, since nakikita nyo, kapag nagla-live tayo, puro tayo farming. Kasi nga, hindi naman tayo nakapokus sa PVP. Yung PVP kasi, tapos monster build kayo, ang hirap nun, guys. Talagang mag-a-adjust kayo kung puro PVP lang kayo, kung level 130 lang kayo, 120, nakapokus lang kayo sa PVP. Kasi sa akin, guys, ang mas gusto kong trip is magpa-level muna ako sa ako mag-PVP. Kasi sasabihin ng iba, uy, mataas level mo, kaya gap ako eh. Yun yung mga reason ng iba. Eh, hindi ko kasalanan bakit ka nag-stay sa 120 or 130. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, pag tumataas yung level nyo, tumataas yung stats nyo. Kita nyo yan dito guys. Halimbawa, 120 kayo. Tingnan nyo, pagkumparahin nyo yung dagdag sa level. Halimbawa, physical nyo. Check nyo yung physical nyo. Ako, sa currently level ko, 1,082 na yung bigay ng level 130. Paano pa kaya yung level 140? Mataas na yung bigay niya. I-click nyo lang yung ano, physical para makita nyo sa level. Ayan, sa codex, kita natin 920. Nagpo-focus din ako sa codex. Pero dahil master build tayo, guys, ako lang siguro yung medyo mataas sa codex nung monster. Check nyo yung sa inyo kung paro tayo ng codex. Ayan, kita nyo yung sa codex ko. 69%. Baka yung iba, 30% lang dito, 20%. Ayan, kita nyo ba? 69% yung bigay sa codex. Tapos sa Monster Reduct is 60%. Guys, hindi to recommended kung hindi nyo trip yung build ko. No? Pinapakita ko lang yung currently build natin. So sa boss attack, kita nyo naman yung sa codex natin. 60% din. Tapos yung sa boss attack is 63%. Iyon yung dahilan bakit ako nakakapag-hunt agad sa MS8 tsaka sa SP8 kahit ganito lang yung build natin. Kita nyo naman build ko, tier 1 lang ang aking necklace which is magiging legendary na soon. So, ang build ko lang is hanggang tier 2 lang ako sa direktang legendary. Maraming katanong bakit ayaw mo mag-tier 4. Ganito lang yan, guys. Ang sabi ko nga sa inyo, mag-ipon muna kayo ng materials, yung legend materials, bago kayo mag-tier 4 kung talagang malas kayo sa combine. Eh, nakikita nyo, iniipon ko lang yung materials para kung sakasakaling magkaroon ako ng ano, ng legendary, ano ulit, leather, mapupuko agad yung pants. Ihuli ko na yung itong gloves. Kasi sa pants, guys, mataas yung bigay nito na physical depth. Kasi sabi mo, Kuya Bugs, ano ka, master build, bakit hindi mo unahin yung gloves? Guys, habol natin din kasi yung mataas na physical depth. Kaya nga, kinuha ko na lang siya sa codex. Nagpataas ako ng physical, ng against sa master
sa Codex. Okay? Kung PvP build kayo, guys, pataasin yung DBRS nyo. Ito, i-focus nyo lang, guys, ha. Yung KDRS, binabawasan ko na yan kasi nga, meron pa akong treasure na DBRS. Ah, DBRS, KDRS, ito. Kailangan mapalitan ko na to ng it's either na KD or maano yung ito, yung ito. Yung Devi Success. Kasi wala eh. Malas ako sa treasure, hindi ako makapag-combine. Pero yung totally build ko talaga, gento. Ay, wala yan. Walang, wala pa. So, siguro gento, ayan. Ganyan build, guys. Since hindi mo malalagay ito, papaltan mo to syempre, ng Devi Success. Okay? So, hindi pa kasi nga kompleto yung ating build regarding sa Spirit Treasure. So, sa ngayon, ang build ko gento. Tandaan nyo, guys. Devi Success, Devi Rest, at saka KD Success. Kasi hindi ko naman inaasahan na magkaka-legendary pet ako. So, nakapokus ako sa Codex. Kasi nga, kung wala kayong paggamitan ng gold nyo, mag-focus kayo sa Mystic. Marami dyan, guys, na magagandang i-focus kesa sa item. Tingin nyo itong plus 9 ko. Ayan, yung plus 9 weapon natin. Sinlakas lang niya yung tier 4 na plus 7. Baka sabihin nyo, hindi. So, tingin tayo ng tier 4 na plus 7. Ayan, guys, oh. Kita nyo yan, ha? Presyo niya 50k. So, ipagkumpara natin sa hawak kong weapon. Ayan, kita nyo ba? Mas mataas pa yung physical ko kesa dito. Nataasan lang ako ng dalawang accuracy at syempre 0.9% na skill attack damage boost. Ayan yung sinasabi ko, mas maganda yung over ups na tier 2. Kaso nga lang, kaya ako pinalas na ito, guys. Kasi tradable siya eh. So, mabebenta ko pa rin siya kahit pataasin ko hanggang plus 12 yan. Hindi yan magmamahal, yes. Pero yung katumbas na lakas niyan is tier 4. Tapos rektang legendary. So napakinabangan ko na to, nagamit ko na, may ibebenta ko pa soon. Katulad siya ng aking ring. Okay to, medyo mahal to kasi may Deberes na SS to, guys. Which is yung mahirap kunin na yan. Deberes na SS, Deberes na SS din. So ginagamitan ko siya ng special enchant. Okay, ito lang talaga yung necklace na lang ang problema. Kaya kapag naging legendary yung necklace ko, gutay yan, taas na ng physical attack ko. O, hanap tayo ng necklace na ano, plus 16 yung maladagdag, ah. Accessory, necklace. Meron ba nagbebenta? Yo, may nagbebenta, plus 6, sakto, compare. Ayan, no? Tingin nyo itataas sa physical ko, 202, critical 201, boss reduction, yung crit eva, guys, ayan, kita nyo, 515. Mahalaga ang crit eva, guys, para kahit papano hindi masakit yung bawas ng arba. Kasi alam ko mataas ang critical ng arba. So, habulin nyo yung crit eva. So, magiging 1-8 yung crit eva ko kung makakapag plus 6 ako ng necklace. Paano kung plus 8 din tulad ng armor ko? Sana, kasi marami akong reserva dito na sana mag plus 8 siya. Kaya nga tayo nagko-quest ng expedition. So, kinukuha ko na to sa expedition. Okay? So, yung dropset ko, guys, sinasakto ko lang 110 kasi nga 110%. So, gumagamit din ako ng drop chance na epic para makapag-farm tayo na mas maganda yung drop chance niya sa MS8. MS8 floor. Pero tingin nyo yung dito, hindi pa siya kumpleto. So, hinabol ko yan sa solitude. Baka magtaka kayo bakit mataas pa rin. Solitude, syempre. Yan, profound realm 10 na tayo. So, kung le-level pa ako, so, magiging ano na ako yan, oh, limbog. Limbo 1. Okay? So, focus na ako sa level, guys. Wala, hindi ako nakapokus sa PvP. Kung PvP kayo, pataasin yung deveres nyo ng at least 210. Yung accuracy nyo, at least mga 29 para tumatama kayo. Walang kwenta ang physical nyong mataas kung hindi naman kayo tumatama sa kalaban. Tandaan nyo yan, guys, ha? Kaya nga mas maganda may kaparty kayong Taoist kasi nagne-negative ng mga eba-eba yon para tumatama kayo ng solid. Kaya nga, ang uso ngayon is yung hindi na uso yung 1v1, eh. Pag yung sa SP, marami papasok, kukuyugin ka, lalo na kung makunat ka, di ba? Kaya ako sa inyo, guys, focus muna kayo. Kung katulad ko kayong free-to-play, magpataas kayo ng monster build at bash attack para mabilis nyo maklear yung map sa MS8 floor. Kasi yung susunod na update, guys, meron ng MS10, which is mag-iiwanan na kayo. So, yung mga nakapokus dyan sa 120, okay lang kung nag-i-enjoy pa kayo dyan. Sa 130, kung nag-i-enjoy kayo sa 3F. Pero ako, guys, diretso level ako. Hindi ako mag-hardstay na yan. Hindi na yan uso sa akin. Kasi kung usapang gold lang. Okay, so ito na yung mga gold ng mga alt ko, guys. Grabe, unstoppable na. Kasi nga, ang bilis na ng market ngayon. O, hindi to flexing, guys. Kasi tinuro ko na sa inyo yan. Kung paano magpa-gold sa alt. Ito, kita nyo, 5K. May 5k gold na yung isang alt ko. Itong isang alt ko pa. Minapakita ko sa inyo na hindi ko kailangan kumampi
dun sa malulugi ka at hindi makakapag-farm yung main nyo sa MS8 na kailangan 250 kps, ano yun? Kinokontrol yung pag-progress nyo, guys. Ayan, kita nyo, 5.3k gold. So, dalawang alt pa lang yan. Alam nyo naman kung ilan yung alt ko. So, hindi ko papakita, syempre, yung ibang alt. Baka tayo ay, syempre, alam nyo na, nag-iingat lang din tayo. So, yun. So, yun lamang, guys. Sana merong kayong nakuwang idea kung ano yung gagawin yung build. Para sa akin, as free to play. Hindi naman kasi ako cash-cash eh. Iba, pag kasi cash-cash ka, mabibuild mo lahat yan. Kasi mag-full legend ka lang. Sobrang solid na yun, di ba? Walang imposible kapag cash-cash boy ka. Kasi kung pupul legend mo yan, malakas yung stats mo. Pero sa ngayon kasi, ang trip ko lang is mag-grind. Kasi ano nga ba yung ating channel is tungkol sa to earn. Kung PvP content, marami naman nagko-content yan ng PvP. Pero syempre, alam ko naman mag-build. Pero ako ay nakapokus sa isang, alam nyo na, kumita lang. Okay, pag tumaas yung character ko, dumami yung legendary niyan, tapos kung maging tradable pa, easy chicken joy tayo dito. Okay? So, yun lamang guys, shoutout muna tayo. Shoutout kay Pator Jack, sabi niya ng server 64. Sabi niya, pati po sa mga kaklan ko, shoutout daw. Okay. Kay Pator Jack, okay? Last shoutout muna tayo guys, susunod na yung ibang yung shoutout. Shoutout kay Red Ak ng server 63. Lods, pa-shoutout ako. Okay, so yun lamang guys. Hanggang sa muli. Paalam!